Kamusta mga katropa? At welcome sa Pinoy Sports Hype. Ngayon ay pag-uusapan natin ang malaking chance ang makapaglaro na si Kai Soto sa ating Gilas sa darating na third window ng FIBA Asia Cup Qualifier. Ngunit kung first time nyo pa lang dito sa channel natin ay pakipindot nyo na rin ang subscribe at bell icon sa ilalim ng inyong screen bilang suporta na rin sa channel natin. Maraming mga Pinoy basketball fans ang umaasang one day ay mapapanood na nila sa Gilas ang pambato nating si Kai Soto na kasalukuyang abala sa kanyang pag-iensayo sa Team Ignite ng NBA G League. Kahit ako mismo ay aminadong excited at di na makapaghintay na mapanood si Kai sa isang international basketball tournament. Siya ay umaasang makakapaglaro sa darating na third window ng FIBA Asia Cup Qualifier. Yan ay kung hindi ito maging conflict sa schedule ng kanyang laro sa Team Ignite. Ang magandang balita ngayon ay siya na mismo ang nagsabing mas may chance na siyang makalaro sa third window kumpara sa second window na kung saan dalawang beses tinambakan ng Gilas ang team ng Thailand. Welcome development ito para sa ating national team dahil malaking addition ang 7'2 big man na si Kai Soto. Nakasubaybay at proud din ito sa naging achievement ng Gilas All Cadet Team na sumabak sa nakaraang second window sa bansang Bahrain na tinalo ang Thailand ng dalawang beses. Excited ito sa future ng ating national team pagdating sa international tournament. Nabanggit niya din na nainggit din siya kay Principal Singh na kanyang teammate sa Team Ignite dahil nakapaglaro na ito sa kanilang national team sa nakaraang second window. Well, yun lang, hindi lang naging maganda ang performance ng Team India sa nasabing torneo. Sana nga hindi na magkaroon ng conflict sa schedule sa pagitan ng FIBA at ng Team Ignite ng NBA G League. Nang sa gayon ay makapaglaro ang pambato natin si Kai Soto sa Gilas. Kailangan natin ng isang big man this time dahil South Korea at Indonesia ang makakatapat ng ating national team. Unti-unti na rin kasing lumalakas ang team ng Indonesia at syempre yung mortal nating kalaban sa Asia na South Korea. Mapabilis din sana ang pag-naturalize dito kay Ange Kwame para may pantapat na tayo kay South Korean naturalized player Ricardo Radcliffe dahil napakalakas nito sa ilalim at talagang mahirap pigilan. Good luck sa ating national team sa mga darating pang torneo. Let's keep on supporting Kai Soto on his basketball journey. Hanggang dito na lang muna ang update mga katropa. Thanks for watching, stay safe at God bless.